ina, Kuya Pao, Ate Grace. Welcome sa inyong paboritong online catechesis at Katoliko! Mga Todokid, may tanong ako sa inyo. Kapag kakatiwala pa kayo? Pagpapahayag ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pakinggan niyo ang isa pang talinghaga. May isang tao na pinuno ng sambahayan na nagtanim ng isang ubasan at binakuran niya ang palibot nito. Humukay siya roon ng isang pisaan ng ubas at nagtayo ng isang toring bantayan. Ipinagkatiwala niya iyon sa mga magsasaka at nagtungo siya sa ibang lupain. Nang malapit na ang panahon ng pamumunga, sinugo niya ang kanyang mga alipin sa mga magsasaka upang kunin ang mga bunga nito. Ngunit, kinuha ng mga magsasaka ang kanyang mga alipin at binugbog nila ang isa, pinatay ang iba at pinagbabato ang isa pa. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin na mas marami pa sa nauna at gayon din ang ginawa nila sa kanila. Sa kahuli-huli ay sinugo niya sa kanila ang kanyang anak na lalaki na nagsasabi, "Igagalang nila ang aking anak." Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sinabi nila sa kanilang sarili, "Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin siya at kunin natin ang kanyang mana." Kaya't kanilang kinuha siya, itinapon sa labas ng ubasan at pinatay. Kaya't pagdating ng Panginoon ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga magsasakang iyon? Sinabi nila sa kanya, "Dadalhin niya ang mga masasamang taong iyon sa kakilakilabot na kamatayan at ang ubasan ay pagkakatiwala niya sa ibang mga magsasaka na magbibigay sa kanya ng mga bunga sa kanilang kapanahunan." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ba ninyo kailanman nabasa sa makasulatan ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo, ang siyang naging ulo ng panulukan? Ito ay mula sa Panginoon at ito'y kamangha-mangha sa ating mga mata. Kaya sinasabi ko sa inyo, kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagbibigay ng bunga nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw, mga bata! Welcome sa ating katulango. Dito, pagninilayan na naman natin ang salita ng Diyos para sa linggong ito. Handa na ba kayo? Lagi naman kayong handa, di ba? Kaya simulan na natin. Unang-una, mga bata, tanong ko lang sa inyo, mapagkakatiwalaan ba kayo? Mapagkakatiwalaan ba kayo? O siyempre naman siguro, mapagkakatiwalaan tayo. No? Pero mga bata, bakit tayo pinagkakatiwalaan? No? Halimbawa, bakit tayo pinagkakatiwalaan ng ating mga magulang? O kaya pinagkakatiwalaan tayo ng ating mga kapatid? O kaya pinagkakatiwalaan tayo ng ating mga kaibigan? Bakit kaya? No, pinagkakatiwalaan tayo dahil malapit tayo sa kanila. Halimbawa, ng ating mga magulang, pinagkakatiwalaan tayo kasi nga mga anak nila tayo. O kaya pinagkakatiwalaan tayo ng ating mga kaibigan kasi nga nung malapit tayo sa kanila, kaibigan nila tayo, kakilala nila tayo. Hindi ba? Hindi naman tayo agad-agad nagtitiwala pag hindi natin kakilala. Di ba? Kaya nga, pinagkakatiwalaan tayo kasi nga, no, malapit tayo sa kanila, no? May ugnayan tayo na mas malalim pa, no, sa kanila. Kanina mga bata sa Ebanghelyo, nagkwento ang ating Panginoong Jesus. At ano ang kwento niya? May isang tao na nagmamay-ari ng isang bukid.
At doon sa kanyang bukid, siya ay nagtanim ng mga ubas. No? Ano ang tanim niya? Mga ubas. No? Nagtanim siya, no? Napakaraming ubas ang kanyang tinanim. At pagkatapos nun, no? Tapos na siyang magtanim, nilagyan niya ng mga bakuran ang kanyang mga pananim. At lahat, no? No? Marami siyang nilagay doon upang maalagaan ang kanyang ubasan. At pagkatapos ng magtrabaho, tapos na ang lahat, anong ginawa niya? Iniisip niya kasi na may iba pa siyang mga lupain. Kaya siguro, no, magtatanim pa siya sa ibang lupain. Kaya, ang sabi niya sa kanyang mga kaibigan, hinabilin niya sa kanyang mga kaibigan ang kanyang ubasan. No, kasi nga pupunta siya sa ibang lupain. Kaya, no, pinagkatiwala niya sa kanyang mga kaibigan. At yun nga, umalis na itong tao na nagmamay-ari ng ubas. At lumipas ang mga panahon, no, nagbunga na ang mga ubas at handa ng pitasin. Kaya nga kasi ang tao ay nasa malayo, yung tao na nagmamay-ari ay nasa malayo. Ano ang ginawa niya? Nagpadala siya ng mga katulong upang kunin ang mga ubas, no? Ang bunga ng mga ubas. Pero, no? Yung mga kaibigan niya na pinagkakatiwalaan nila, no? Ayaw nilang ibigay, no? Yung mga bunga ng mga ubas. Kaya nung dumating yung mga katulong ng tao na nagmamay-ari ng ubasan, ano ang ginawa ng mga pinagkakatiwalaan? Pinagtabuyan nila at sinaktan sila upang hindi makuha, no, ang mga ubas. Kaya labis na nalungkot yung may-ari. Pero hindi pa rin siya sumuko, no? Baka sakali na ibibigay talaga nila ang kanyang ubas, nagpadala ulit siya ng mga katulong. Pero nung dumating yung mga katulong, ganun pa rin ang kanilang ginawa. No? Pinagtabuyan yung mga katulong at sinaktan upang hindi makuha ang mga ubas. Kaya labis na nalungkot yung may-ari. Kaya inisip niya, siguro naman kung ipapadala ko ang aking sariling anak, no, rerespetuhin nila at ibibigay ang mga ubas. Pero alam ninyo mga bata, nung dumating yung anak ng may-ari, inisip ng mga pinagkakatiwalaan niya, ito yung magmamay-ari ng ubasan. Saktan natin siya at huwag natin ibigay ang mga ubas. Kaya mga bata, no, sinaktan nila yung anak ng may-ari at hindi nila ibinigay ang ubas, no, sa talagang totoong nagmamay-ari ng ubasan. Kaya sa sobrang galit ng may-ari, no, pinarusahan sila. No, silang mga pinagkakatiwalaan niya, no, pinarusahan niya at ibinigay sa ibang tao, no, ang pagkakatiwala, no, doon sa kanyang ubasan. At doon nagtapos ang kwento ng ating Panginoong Yesus, mga bata. Tanong ko lang sa inyo, mga bata, tama ba ang ginawa noong mga pinagkakatiwalaan na hindi nila ibibigay ang ubas sa nagmamatunay na nagmamay-ari? Hindi, di ba? No, hindi tama ang kanilang ginawa. Sapagkat nga, sila ay pinagkakatiwalaan. Pero ano ang ginawa nila? Pinagmamay-ari nila ang ubasan. Ayaw nilang ibigay, no, yung ubas, yung bunga ng mga ubasan, no, sa totoong nagmamay-ari. No, pinagmamay-ari na nila, ayaw na nilang ibigay. No? Kaya hindi na sila tunay na mapagkakatiwalaan. Kaya mga bata, no, napakahalaga, no, unang-una, napakahalaga na, no, maging mapagkakatiwalaan tayo. Alam nyo ba mga bata, pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos. Pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos. Bakit tayo pinagkakatiwalaan ng Diyos? Sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos. No? Hindi tayo iba sa Kanya.
Kaya pinagkakatiwalaan tayo niya. Halimbawa, no? Pinagkatiwalaan sa atin, pinagkakatiwala ng Panginoon sa atin, no? Ang kalikasan. Ano ba ang ginagawa natin sa kalikasan? Pag tayo ay pinagkakatiwalaan sa kalikasan, ano ang gagawin natin? Dapat aalagaan natin, di ba? Aalagaan natin. Oh, ngayon, pag kumakain kayo ng candy, yung mga balat saan natin tinatapon? Murami sa atin, minsan kahit saan-saan lang tayo nagtatapon ng mga basura, di ba? No? Titingnan natin sa ating paligid, ang daming basura. Ibig sabihin, hindi tayo, no, hindi natin inaalagaan ang kalikasan na ipinagkakatiwala ng ating Panginoon sa atin. No? So hindi tayo nagiging, no, totoong katiwala. No? Hindi tayo naging mapagkakatiwalaan. O kaya, mga bata, no, ang mga hayop, no, na nakikita natin, ito ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin. No? O, mapagmahal ba kayo sa hayop? O baka man naman, no, pag nakikita kayong hayop, binabato ninyo. Hindi yun. No? Hindi tayo naging mabuting mapagkakatiwalaan. O kaya, sa ating kapwa, may nangangailangan. O kaya may walang baon o kaya may nagugutom, nagbabahagi pa tayo. Dahil ang ating kapwa din ay pinagkatiwala ng Diyos sa atin. No? At tayo din mga bata, pangalawa, pinagkakatiwalaan ng ating mga magulang. No? Pinagkakatiwalaan tayo ng ating mga magulang. Bakit? Kasi nga tayo ay mga anak nila. O halimbawa, inutusan ka ng iyong mga magulang o bumili ka sa tindahan, may bibilihin ka sa tindahan. Binabalik mo ba ang sukli? O yung wastong sukli? O baka naman binubulsa mo? Ibig sabihin nun, hindi na tayo naging tunay o mabuting pinagkakatiwalaan. No? O kaya, no, kaibigan, no, yung kaibigan sa atin, o pinagkakatiwalaan tayo ng ating kaibigan. No? Sabi niya, o sige, iwan ko muna itong bag, pupunta lang ako sa CR. O, baka naman, binubuksan natin yung bag nila, may kinukuha tayo doon. Hindi na tayo naging mabuting mapagkakatiwalaan. Kaya mga bata, mahalaga po itong pagtitiwala. No? Pinagkakatiwalaan tayo dahil malapit tayo sa kanila. At sa Diyos, no? Pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos sapagkat nga tayo ay mga anak nila. Kaya, no, lagi nating isa puso itong mga bata, maging tapat tayo na pinagkakatiwalaan ng Diyos. Maging tapat tayong pinagkakatiwalaan ng ating mga magulang. Maging tapat tayong pinagkakatiwalaan ng ating mga kaibigan. Kaya yun lang yun, mga bata, sa ngayon. No, sana may natutunan tayo sa salita ng Diyos para sa linggong ito. At lagi natin tatandaan, pag may salita ng Diyos, may paglago. Siya nawa. Ano nga ba ang mapagkakatiwalaan, Ate Gray? Paano ba masasabing mapagkakatiwalaan ka? Example, si Kuya Pao, nag-iwan ng gamit kasi aalis siya. So yung bag niyang yun, may lamang pera, cellphone, at kung ano pa. Hindi ko ginalaw, iningatan ko, tinabi ko lang. Sa ganun, pagbalik ni Kuya Pao, may babalik ko ng buong buo. Ano kayo mararamdaman ni Kuya Pao? Siyempre, matutuwa ko. Ate Grace, dahil nga, iningatan mo yung gamit ko. Mapagkakatiwalaan siya. Dahil doon, naipapakita natin ang pagiging tunay na katiwala ng Diyos. Dasalin natin ang Abang Ginoong Maria sa ngalan ng Ama at Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Abang Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan.
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.